This is me. And these are strangers na mga kasama ko mag-adventure. At literal, nakilala ko lang sila kanina umaga nang bumili ako ng isda sa fishport para magpaluto ng sariwang almusal. Niyaya nila ako tumuhid ng isla para makita tong lighthouse. At dahil mag-isa ako ngayong biyahe at walang plano, umuho ako sa alok nila kahit hindi sigurado. At di naman ako nagsisi dahil sa kakaibang experience at tindi ng view. Pero nung umpisa, nagdalawang isip ako sumama sa di kakilala dahil sa nangyari kagabi. Mag-isa lang muna ako bumiyahe today dahil may lakad si Mrs. At ang mas malalim na dahilan, di ako sigurado sa safety ng lugar na pupuntahan. Habang nasa biyahe, bigla ako tuloy naalala yung types na mag-isa ako mag-van life. Sandaan lang. Follow ko, sir. Hala, ka-follow ka. Ayos. Nagpakarga muna ako ng gas at dumiretso na sa biyahe. May nakita akong merenda. Kaya muna tayo. Next stopover muna ako para mag-merenda. Ano ito? Chicken hotdog? Isaw tsaka hotdog. Sa una-unahan lang daw yung dagat. Few times soft drinks. Kuya, yeah, salamat! Pwede may soft drinks po kayo? Ay, may soft drinks po kayo? Bali guys, side na tayo. Baka gabihin pa ako sa biyahe. Buti tumigil ako mag-merenda kasi mamayang gabi late ang dinner dahil sa isang insidente. Naglakad-lakad muna ako at nalimang sa mga batang ginawang palaruan ng pampang. Madilim na nang nakabalik ako, buti gumagana pa yung kuryente. Ngayon ko lang ulit magamit itong trike house after 2 months na nakatambak. Kanina umaga lang ulit ng bisita and as expected, marumi na. Kaya nakalaman-laman yung aming cupboard dito. Dito sa kabila, may bigas pa. Dito pa rin mga toiletries, may mga damit si Rock. May life jacket, mesa. Dito yung gasol. Dahil medyo na busy sa paglilinis, di ko na natest yung mga utilities. Pero yun nga, buti ox pa. Takip silim na, gabi na, prepare na tayo ng dinner. Itong gray po ko ang mukhang may problema. Tugak yung tubig. Okay na siya ulit, na umangat nga lang yung hose ko dun sa harap. All good na yung tubig. So ito, moment of truth naman para sa gasol natin. Hindi ko alam kung may laman pa yung tanke, pero subukan natin. Ayun. Saing na ako. Sana lang makaluto. At nagpalipas oras. Kaso medyo nalibang. Kumukulan na yung sinabi. Magliluto na ako na. Ano pa ba? T-bone as usual. Naghahain na sana ako nang biglang may nagdala ng alak. Pangalan mo, bro? Benzo! Salamat, brother. May konti ako. May kasama ako ngayong gabi kahit na solo flight. May katagay tayo. Ito yung mga solid experiences if solo travel. Mas open sa mga bagong kakilala. Umalis na din sila after kwentuhan. Kaya isang bote na ako, di ba nakakain? Pero nakakahiya naman kasi yung nagdala ng alak. Ngayon, ngayon pa lang ako kakain, so kain na. Tahimik na ang gabi at medyo at home na ako sa spot na napili. Pero habang nagpapalipas ako ng kinain, may mga grupo ng lalaki na lumapit sa akin. Buti na lang hindi ko sinama si Macy's dahil binalaan ako ng mga tanod na marami daw pumupunta sa lugar na to dahil madilim kaya wag daw ako baka siguro. Binigyan ko na lang sila Kuya Tanod ng quick house tour. Stop natin sila Kuya. Para gumaan ang mood. Ito yung aking toilet. At para mapakita ko rin na pagdayo ko sa lugar nila ay all good. Medyo nakampante na ako dahil kahit papano yung mga rumoronda. Mapainit lang ako ng tubig, hot shock ko, tapos tulog na tayo. So pardon me while I burn into flames. Okay, sabi ko na ba, makakalimutan ako. Wala akong tasa. Ito, makapal-kapal na bote. Hindi pwedeng hindi magmainit kasi nagtibon ako kanina. Ito na lang yung gamitin natin. Nag-set up na ako ng mini bonfire at tinuloy na ang tambay sa labas habang nagpapantok sa tunog na alon at gitara. Pangatlong beses na may dumaan dito. Magkaibang distrito. Magkaibang barangay. Kaya ba yung umikot na kanina? Hindi ba? Ah, iba. Pero jurisdiction po namin. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. It's either a good thing dahil dalawang beses sila rumonda, mas safe. Or too much of a good thing dahil marami umiikot. So baka nga marami mga loko kasi may mga iba doon ang babato ng bote. Nagbigay ng alak sa akin kanina. Mag-ingat daw ako kasi marami daw loko rito. Yes sir, ingat. Sige ba, salamat. Okay. Naghanda na rin ako para matulog dahil malalim na ang gabi at may lakad ako bukas na maaga. Nilatag ko na ang kama. Ang pinto, sinara na. Ready na tayo to hit the bed. Bukas hopefully magising ako na maaga. Good night, see you all tomorrow. At nag-lights off na para magpahinga. Good morning. Maliwanag na doon. Maaga akong bumangon kahit walang masyadong tulog. Yung masyado nakatulog kagabi kasi may nagbubukas ng pinto, hindi ko alam kung tao o pusa. Pero dalawang beses nangyari, alas 2 tsaka 2.30, 2.45 ganyan. Kaya kahit hindi pa pumuputok ang araw ay bumangon na ako para abutan ng pagdaon ng mga bangka sa fishport kung saan ako mag-aalmusal ng sariwang isda. Habang nagliligpit, dumating ang tropa na lokal para samahan ako mag-ikot at mag-almusal. Bilis yung ingat na araw.
Tapunta na tayo sa Pandaan para makakita na tayo ng mga iba't ibang klase ng isda. Pagdating ko ay bumumad na nga sa akin ng mga bangka na galing sa pangisda. Karamihan ay nakadaong na, pero may iba namang paalis para kumuha na ng huli. Pagpasok ko ay nalula ako sa dami ng mga isdang nakahanay. Sobrang dami isda. May mga pagi, mga tuna, karamihan di ko nakalala. Ano isda, Toto? Ngayon ako nakakita ng ganitong isda. Pakarami tao, nakikita nyo sa likod ko, bubulungan. Yung bulungan yung tawag nila doon sa negotiation ng presyo. Quiet bidding siya sa wholesale at pabilis ang magkasundo sa presyo. Kaya nakuha mo na ito, kuya? Hindi lang po ng pagkano dyan. Ay, wow. Dito uso pang bigayan. Hanggang labas may isda. Di yata nauubos yung isda rito. Kuha muna tayo ng isda rito, tapos papaluto natin. Meron na tayo winner. Anong tag dito sa isda na to? Sniper. Gusto ito papaihaw? Ihaw ba si Gam? Ihaw. So tara, albusal tayo. Kanya-kanyang bit-bit na lang rito ng isda pag tingi-tingi. Ay, ito papalinisan ko muna. Dito pwede ka rin magpalinis. Diyan ka magpapalinis ng isda. Pero doon, diretso na tayo paluto. Doon kami sa kakilala ng tropa magpapaluto. Oh, yes. Bigay ko na kay ate ang kanyang prem niya. Bagong huli to, ano? Oh, mga 2 weeks pa lang to. Let's go! Ringing off the hook, man, I just woke up. Turn it off and start the day, easy to it, hold up. Haven't got the pot hot that I need to post up. Get a little sun on my face before I start a day. I just need to meditate, best believe I'm gonna make moves with it. But I take time, won't reciprocate, sipping juice. Okay, so eto na yung pinaluto natin, sniper fish. Ano yung mo? Sinigas, siya yung apo nung may-ari ng kakainan namin. Ilang minutes ko kaya? Mataba ko kasi yung pinaluto. Mataba na yung binili namin, so medyo matagal-tagal. Meron tayong libreng sabaw rin. Second floor dito. Check natin. Taragis ang aga niya, kuya. Ang tama ay hindi mali. Hindi yan makakatulad ng tama sa mali. Ang tama. Tama! Si kuya yata yung may tama na. Solid ng spot dito. Tanong mo ang buhay at masiglang paligid sa baba. Sinilip ko yung isda at mukhang malapit na maluto. So yan, luto na siya. Inahon na ang napakasariwang isda. Ready to fight na ako. Ito na isda natin. Sniper fish na ininaw. Sinanton, adobo manok. That's it. Kamay-kamay tayo. Turn on name mo. Benzo ko. May nakapagkwentuhan sa kabilang table. Picture-picture lang saglit. Ito yung sinanton nila. Sariyo ang isda. Malinam na at manamis na mistong isda. Masabi ko siya nila. Tapos na ako kumain. Hindi ko alam saan ako pupunta pero feel ko mag-isla ngayon eh. Baka pumunta ako ng isla. Magbangka ako doon. Hindi ko pa alam. Mga ilan talaga ako nakapunta rito. Ibang klaseng market. Galing pa Manila. Nakasabay natin. Turns out meron sa kanilang follower ng page. So may na-meet kami from Manila. Ini-invite ako mag-isla. So hindi ko pa sure. Kape lang muna. Tapos bahala na. 10 minutes later. Ginalingan ni Sean paghawak sa kubiertos na may camera. Kaya pala ito, si Bri, Rem, Yuli, Cherwin at Sean. Yung sa dulo, anonymous na lang daw siya. Sila yung nag-iaya sa akin mag-adventure sa kabilang isla. Nag-i-empake ako. Nakidnap ako nito mga bago natin, friends. Sobrang wild lang ang turn of events. Wala akong plano kung saan ako today. Pero ayan, pero nag-invite sa atin. So ngayon, paalis na kami. Pupunta kami ng kabilang isla. So ayun sila. Ito yung mga childhood friends ko. So kasama na natin. Tara, ito yung fan namin. Galing kami Manila. Tara. Eta. Alam na ni Bray yung voiceover ko dito. Habang naghihintay, nag-charge muna ako ng gadget. Tamang kwentuhan na parang matagal ko ng mga kaibigan. Itong port na to ay nagsisilbing daily commute din ng mga lokal na papunta ng bayan. What it feel like to see the truth and still ignore it? Whether in denial or out of it. Okay fam, boat life na tayo, boat life. Oh, random adventure. Isipin nyo kanina kumakain lang ako sa Pandawan. Yan, nandito na tayo sa bangka. This is still important, I'm from where they sold men. Secrets only told friends, dusty church with old hymns. 24's a... Napakabilis itong speedboat at pag may alo nakasalubong ay makakat talaga yung bangka. Parang ride sa amusement park na malala. Nagsimula ng magkatawaan at ma-enjoy ang paglalayag hanggang sa matanaw na namin ang kabilang isla na kung tawagin ay Kalimog Island. Dito na tayo sa Kalimog. Muli! Tumalot si Ram, kala niya mababaw lang. Hanggang sakong lang daw eh. So akit tayo ron sa lighthouse, 400 steps daw. Ewan ko kung scammer, tingnan natin kung 400. Binibilang ko na eh, 28, 29, 30. Taas merong lighthouse.
Check out natin kung ano yung view niya doon. Sobrang yabong ng ecosystem dito sa isla. May mga matatagpo ang paniki at iba pang mga wildlife. Nina, madamo, tapos malupa. So ngayon, mabato na tsaka parang semento. Natural to, no? Siguro parang sinimento doon. Tinuloy na namin ang hike at sa tatsa ko, hindi lang 400 steps to. Lesson number 28. Huwag magdisipit na chinelas pag nag-hike. Tulis ng bato, eh, no? Natuso ko yung paa ko ng bato. Mudulas, eh. Ah, ginawan siya ng hagdan. Sinemento talaga, hindi siya natural track. So, andito na tayo sa Machu Picchu. Dito pa lang yata magsisimula yung bilang ng steps. So, okay naman yung hike kasi may mga hagdan. So, kung may mga steps, hindi siya ganun ka. Pero, pagod pa rin. May parang ruins dito. Nakaakit na kami sa tuktok. At ito na nga ang Canimog Lighthouse na tinayo noong 1927. Dati itong pinatatakbo ng gasolina, pero nang dekada 90 ay pinalitan na ito ng solar power na sa hanggang ngayon ay operational pa rin. May tunuturong spot sa hangin si Rem. At ito, di ako makapaniwala sa napakasolidong view. Unobstructed view ng karagatang Pasipiko ang bumati sa akin. Gawang pwede ba lang, speechless. Grabe, ang taas. Itong eksaktong moment ngayon, ito na malamang ang pinakasolid na sandali nitong buong biyahe. Ang makakita ng mga bagong lugar na wala sa plano at hayaang idikta ng kalsada kung saan ako dadalhin ng mga paa. Ito na marahil ang pinakapaborito kong pakiramdam pag bumibiyahe mag-isa. And the beauty of being a content creator, na i-immortalize mo yung panandali ang pagkakataon na kagaya nito, na idodokumento sa camera, at dagdag kasayahan na rin sa akin na naibabahagi ko ito sa iba. So go out there, meet new people. Umuo ka kahit hindi sigurado. Umuo ka kahit medyo kabado. Sa dulo, hindi mo alam ang experience na naghihintay sa'yo. Magugulat ka gaano kadali makakilala ng bagong kaibigan. At kahit sa konting oras, alam mong totoo ang pinagsamahan. Ma'am, salamat sa pag-feedback sa akin. Enjoy ako. Salamat, bye-bye! Thank you! Salamat, ingat! Sumipat na rin ako para maghanap ng ibang pwesto. Ay, kapoy palabas ng bahay. Pero bumalik muna ako sa spot kahapon para mananghalian. Nanayata ang gasol. Naubusan ako ng gasol, kaya itong butane na lang muna ginamit ko. Ito yung isdang pinaluto kanina, ininit ko na lang. Ito yung kanina. Fresh pa lang. Papa. Sumundot ako ng konting trabaho. Okay, tapos na kumain. Pahinga lang ko ng konti. Tapos, gahin na tayo. At sa huling pagkakataon, in-enjoy ko ang gitara at tunog ng alon. I just want to share, abang fresh pa. Sobrang biglaan, talaga niyaya lang ako nila na kung gusto ko daw sumama sa isla and wala naman ako plano for the day. And then, namalayan ako na lang, nandun ako sa speedboat kasama sila nag-adventure sa panibagong isla. I'm just saying yes to adventure, saying yes to random things. Hindi naman ako nagsisi dito. Of course, kailangan pa rin mag-ingat kahit paano. Kailangan pa rin to be cautious. Basahin mo pa rin temperature bago ka sumama sa kahit sino. So, balik kalsada na tayo. Sama ko na rin si Mrs. Sunduin ko mamaya. Jump shot. Dito pinakabaon ng lawin, talagang titirahin niya yung drone. Buti nagulat.